Writer E.H. Studio. 2021, they are ready to conquer prime time. Let's give it up for Seth Fedelin, Kylie Chari, Francine Diaz, and Andrea Brillantes, the Gold Squad. Hello po! Evening everyone! Hello po! Hello! Malalaki ang nakabangs ngayon ha, hindi babae ha. Gusto ko yung bangs ng dalawa, ni Seth tsaka ni Kai. Wow, I'm so happy nakita tayo. Wow, ayan. So hindi natin patatagalin. Uy, ang dami nang sinasabi ng mga co-actors niyo sa inyo ha. Dapat sagutin niyo. Ayaw ko na pong humarap kasi ngayon ko lang malaman na nakikita pala ako. Correct, mga nagsasalamin. Nag-aayos lang eh. Alam ko ng first people natin na nandito ngayon. Sorry po. Hindi ko naisip na nakikita nila akong kumakain. Oh, it's okay. Diyos ko, tao lang. Okay yan. Human, that's all part of being human, di ba? Hindi na patatagalin. Joining me for this cluster naman si Justin to call in the media na magtatanong sa ating phenomenal, the Gold Squad. With their bangs ni Kyle and Seth. Buong gabi ko kayo maasalin dyan sa bangs. Ikaw si AJ, may bangs ka rin eh. Oh. Yeah, may bangs ka rin naman eh. Go ahead, Justin. And for our first question, we have James Miguel of Showbiz Ganap. James? Yeah. Hi, James. Hello po, Sir AJ. Uy, may bangs din si James. Chinita. Correct. So, ito yung question ko for Seth. Pati kay Andrea, actually, vice versa. Gano nakalalim yung friendship nyo ni Andrea and kay Andrea naman, gano nakalalim yung friendship nyo ni Seth ngayon? At the moment, parang gano'n. Okay, balikan natin. Paano na ito? When was the love team na nabuo yung love team? And as we speak, ilang years na ang love team ng Seth, Andrea? Ako ba? 50 years. 2 years na ba na? Deja ko lang. 2019, magto-2 years siguro sa April. Magto-2 years siya sa April. Okay. 2 years sa April. So, to answer James' question, gano'n nakalalim ang 2 years na friendship niyong dalawa? Siguro po para maramdaman din nila kung gano'n nakalalim. Nasa point na po na nagkakainis na kami sa isa't isa. Ganun na kami kakomportable sa isa't isa. At dapat po nag-aasaran na kami, magkakalala kami. Pero ngayon talaga iba na yung care namin sa isa't isa. Nakikita ko kay Ali din na mas nag-mature siya sa una kong pagkakakilala sa kanya. Mas nag-grow siya and mas naging gentleman siya, mas naging maalaga siya. Kasi dati ano lang talaga siya, magpapakasar lang talaga si Ali. Pero ngayon mas malalim na din siya bilang tao, yung mga words na ginagamit niya pa nagka-advise siya sa akin. At yun, mas lumalim talaga kasi mas nag-mature din po kami sa unang pagkikita namin. Na ang topic lang namin noon yung mata niya, pero ngayon, pati yung mga pinagdadaanan namin sa life, nasi-share na namin sa isa't isa. And thankful ako na nakilala ko si Tan. Wow, ang ganda naman. Ako, tumpasan mo yung set, ha? Marami-rami yung set, malalim-lalim yun. Sa akin, yung friendship namin. Kaya ako na, liyan, bukas niya, bukas niya. Akin na po sa harapan. Kuya, ito. Melba, narinig ka namin. Sinong nasa harapan? Charot. Okay, go ahead, Seth. Sa akin, malalim, parang Mariana's Trench. Hindi, sabi mo ni Ali, umabot na sa point na nagkakainis na kami sa isa-isa. Ganun na po ka yung band namin. Tapos, talagang pag may personal problema, personal family, ganyan, nandyan ako, nandyan siya para pagsabihan namin sa isa.
nagbibigay kami ng advice kung ano mga dapat namin gawin. Kasi sinasabi ko sa kanya yung problema dito sa bahay minsan, problema sa sarili ko, and sinasabi niya rin sa akin yung problema sa sarili niya. Yung ganun po, ganun na kalapit yung loob namin sa isa't isa. Pero siya, actually, inisip po namin na in-apadwin, mas ano lang, ganun na kami kakomportable sa isa't isa na napagsasabihan na namin ang isa't isa pag meron siyang off na ginagawa, hindi natin na-tolerate. Para ganun talaga magtotohong kaibigan kayong nag-iinsa na kayo. Saka ano, AJ, hindi lang ba sa trabaho eh. Kumbaga, hindi lang ba sa kilig? Alam mo yun, hindi lang ba sa kilig yung pinapakita namin sa tao. Kasi amin din, hindi namin dapat puro lang tayo pakilig, puro lang ganyan. Puro lang trabaho. Trabaho talaga. Kasi maging turuan natin, lalo sa kanyang papaturo ko naman dapat kong gawin, hindi lang para pala. Kami talagang, hoy, pangit yan. Hoy, wag yan. Yung ganon, hoy, huwag mong gawin yan. Maraming tao, hoy, huwag yan. Dati ba hindi nyo nagagawang sabihan ng isa't isa? Hindi, kasi sinasabi sa kanya, pangit ka. sorry ka naman. Kasara ng kami. Pero ngayon, mas concerned na kami sa comment sa well-being namin. Wow, wala. Asara tayo dito sa media ko. Ayun, natatawa ako na hindi naman ako na-assar sa iyo. Natatawa at kinikilig ako. Alright. James? Yun na yun. Follow-up lang. May latest discovery ba sa inyong dalawa since nag-lock and taping and patuloy na mag-lock and taping for this? Wait, parang ngayon ano lang. Ano po? Ano po yun? May mga recent discoveries pa kayo sa isa't isa nung nag-lock in na parang, di ba kasi 15 days na kayong magkakasama kayong bukas. Talagang nakikilala nyo na walang uwian, nakikilala nyo na yung isa't isa. May mga nalaman ka ba bang bago kay Blythe o ikaw Blythe kay Seth? Sa akin po wala. Ganun pa rin naman po siya. Wala po siyang bagong pinakita. Wala naman po siyang pinagbago. Kung paano po siya... Talagang nagbibuild po eh. Kumbaga... Wala akong nakita sa kanya ng mga fast lock-in namin kasi naipakita niya na po sa akin yung ganun yung pag-ugali. Ikaw po ang pagkatao niya, ugali niya. At saka kasi po nung journey ko, syempre hindi po kami sanay na hindi nakakasama isa't isa kasi everyday kami halos may work. So, nakaka-video call ko siya na early quarantine. So, nakikita ko na din kung paano talaga siya sa bahay. So, nung lock-in, wala naman ako napansin kahit din po sa buong gold squad. Kasi, ang tagal ko din po sila nakasama sa kadena ng ginto. And may mga mall shows, naiisa kami ng hotel. Marami na kami na-experience na magkakasama kami. Pati sa San Francisco, kasama ko sila sa hotel. No? Ang difference lang po is, sa lock-in, it's between 2 to 3 weeks. Yun lang talaga pinagkaiba. Pero, tagal ko na po kasi kakilala itong mga batang to. Wow! Ganda na! Wow! Yun po. Alright. Thank you. Thank you, Bly. Thank you po. Thank you, James. Thank you po. Thank you. Okay. Next is... Yes, Sir EJ, to ask a question naman to Kyle, we have Marco Polo Demo of Kwento ni Toto. Sir Marco? Hi, good evening. Good evening, boy. Hi, Marco. Hi. Balik uli ako. Hi, my question is for Kyle. Hello, po. Hi, Kyle. So here's my question. Ano yung reaction mo sa role ni Francine at Andrea na pinag-switch sila ng ano, ng... role na si Andrea is goody-goody ngayon tapos si Francine is yung mataray na effect yung kanya ano character. Did you mean the personality? Yeah, the personality. Mo, yeah. Tapos inano nilihis yung character niya yes. Sa teleserye to Kyle. Ang reaction ko naman I'm excited for them kasi maipakita po nila yung versatility nila bilang isang actress. They're both alam naman natin lahat, alam ng mga kapamilya natin lahat na napakagaling po talaga nilang dalawa.
They are very good artists, and I'm happy that as syempre as a co-actor, as a co-star, as a friend, na may ipakita nila yung other side kung ano mga kaya pa nila. Kaya ba ni Seth, meron kayong ano, switch ng personality din? Yung character ko masasabi. Umaming ka na, Kyle. Umaming ka na. Ano? Ano? Ano, Seth? Hindi, akin, hindi ko muna sasabihin yung kay Seth. Kasi siyempre, hindi ko alam po sa kanya. Pero ako, medyo nagbago po yung character ko ng unti. Wow! Sige mo, Kyle. I'm not the super good boy anymore. Okay. Sa ganda ng ginto, si Christoph po kasi yung tipong kahit ang sama ng ginagawa sa kanya, ang bait niya pa rin sa tao. Pero itong si Rafa, may pinagdaanan po talaga kasi si Rafa. So, may ibang character po kayong makita dito. Yeah. Actually, yung pag ano mo nung sa Kadena ng Ginto na ano, nung mo show nyo na pag I love you mo, Astope. Actually, yung trending sa akin yun. Ah, talaga? Kaya ever since pinapalo na kayo na, The Gold Squad, pinapalo kayo sa vlog ko. Sasabi sa YouTube. Yeah. Thank you po. Salamat. Yes. So, thank you. Yung laging question ko for this time. Thank you, Marco Polo. Thank you, thank you. Kyle, share mo lang. Anong kanino kadikit yung character mo sa adult actors? Kanino? Apo po ako ni Tito Noni. Wow, just kung lulupit pa yung mga ka-extena mo. And GPRK po yung kapatid ko. Ah, okay. Okay. So, yun muna ang pwede natin i-share. Well, well, kita naman po sa trailer siguro na yung character ko po is a part of a political family, pero ayaw po talaga sa politics. And malalaman niyo po kung bakit ayaw niya sa politics sa teleserye. May malalim na good yun. Alright. Sige, yung mga questions ko later na, I will let the media muna magtanong. Ang dami kong gusto tanongin. Okay, at this point, Justin, sino lang next? To ask naman, Francine, we have from Cinema News at Tita Mel Ballanera. Andiyan na po ba kayo? Nag-drive, Melba. Hi. Sorry. Hello. Hi. Driving ulit para pa-drive. Hindi na sa parking lot. My question is for Francine and ano na lang, kay Andrea, no? Kasi in the Kadena ng Ginto, si Andrea ang medyo kontrabida, nabida, ikaw naman yung sobrang bait. But this time, the other way around, you play na medyo kontrabida-bida, tapos si Andrea naman. How does it feel? Paano yung mga preparations niya for this role? And paano nyo kinaya yung role? Kasi layo-layo dun sa role niyo dun sa Kadena ng Ginto. Thank you for asking, Melba. Interesting, Francine, nanibago ako sa iyo. Parang natatakot tuloy ako sa iyong maniyo. Grabe, Sir EJ. Ang galing. Gusto ko. Thank you po. Para po sa akin, yung na-feel ko noon nung nalaban ko po na ako naman dito yung kabaliktaran na ni Cassie, yung role ni Cassie. Ako naman dito yung bida kontra bida. Una-una po sa lahat, sobrang thankful ako. And sobrang natutuwa ko kasi isa po to sa mga dream role ko rin na gusto kong magawa talaga. And nakakatuwa po kasi nakakapag-explore ako bilang artista and nalalaman ko, nakikilala ko pa ng mas maigi yung sarili ko bilang artista kung hanggang saan yung kaya ko at yung hindi ko kaya. Ayun po. At si Sir EJ po. How about Adria? Actually, nirequest ko po kasi talaga na sana sa next po kung meron man na ni maibibigay sa akin na show, sana dito naman po mabait ako or kung hindi man mabait, opposite ni Marga. Kasi gusto ko pa rin mas maipakita sa lahat ng tao ang kakayanan ko sa pag-aarte at ayoko lang malimit ang sarili ko sa pagiging kontrabida. Kasi mahilig po ako lagi sa iba't ibang character, sa mga challenging roles. And sa preparation ko naman po, wala ako masyadong preparation sa pag iba ng ugali ko from Marga to Mira. Kasi very close naman po si Annalisa si Mira. Pinagkaiba lang ay mas pinakita kung paano makadyo si Mira compared to Annalisa. Ang
pinaghandaan ko po actually is Mira is visually impaired. So, yun po yung mas pinaghandaan ko talaga sa bahay, nagpa-blindfold ako kasi ayoko lang mag-arki ng ganun, lalo na may mga tao talagang ganun. Gusto ko magbigyan ng justice yung role ko. So, lagi ako may gawain bahay, sa bahay, at nabasa ko yung script na hindi siya talaga pumapayag, hindi siya kumikilos, hindi siya naghuhugas, hindi siya nagluluto. So, para sa akin, kinailangan ko din i-practice na habang naka-blindfold ako, ginagawa ko yung chores sa bahay, nag-i-lipit ako, tutupi ako ng damit ko, at sa video call ko si Alice, tawa sa akin, pero pili ko talaga kailangan ko gawin yun eh, para kay Mira, para sa role ko, para mabigyan siya ng justice. Okay, maraming salamat, Andrea. Maraming salamat pa rin. Thank you, EJ. Thank you so much. Salamat sa inyo. Thank you, Melbs. Ingat. Thank you po. Ingat po sa pag-drive. Hindi naman yata siya nagda-drive. Parang ilaw-ilaw lang naman yan. Charot lang. Chika lang. Joke. Justine, sino na next? Tawagin natin muli from TV5&1 News Philippines. We have Ron Belinario. Ron. Hello. Hi, Justin. Hi, Sir Eric. Yung question ko para kay Andrea. Hi, Andrea. Hello po. Good evening po. Hi, Andrea. Happy birthday. The MS po. Oh, speaking happy of birthday, guys, request po lang. Can we sing happy birthday for flight, please? Okay, happy birthday to you. Happy birthday to you. Sarap sabay-sabay. Happy birthday to you. We've seen you grow na sa industry, Andrea, and recently nga na-inspire yung maraming kabataan sa pinost mo sa YouTube, saka sa Instagram mo, yung pinapagawa mong dream house. Ikaw ba pakwento naman, was there a moment sa buhay mo na talagang nangamba ka para sa career mo na umunlad pa at magtagal dito sa industry? Yes po. Pero pagkinento ko po yun, baka umabot tayo hanggang midnight. No, pero yes. Huwag may curfew tayo ngayon, nakot na siya. Many, many times. Siyempre, hindi naman po talaga may iwasan yun kasi walang perfect sa buhay na to. So, mga kalat po pinagdaanan. Hindi ko in-expect since I entered showbiz at a very, very young age. Na talaga pangarap ko na naman sumikat noon, magka-concert. Hindi ko inakala na may mga ganun palang akong pagdadaanan. At hindi lang po siya sa trabaho, personally din. Personal life ko, hindi lang bilang Andrea, pero bilang dahil mga beses. Nananamba ako at may times na ayoko na, gusto ko na itigay, gusto ko na mag-give up. Ayoko nang nangangamba, pero siguro sobrang lakas lang talaga ng fighting spirit ko at pangarap ko. At sa tuwing iisipin ko lang yung family ko kasi na hindi ito yung buhay na gusto ko para sa kanila, buong buhay nila. Ayoko na dito lang kami titira, ayoko na puro lang kami rin, na kahit ang bigat-bigat na at madalas hindi ko alam kung paano ko na gagawin to. Nahihirapan na ako. Nangihibabaw pa rin yung motto ko sa life na isang beses ka lang mabubuhay at ayokong mabuhay na nagsisisi. Ayokong nabubuhay na hindi ko magagawa ang gusto ko sa nag-iisang life ko. At saka kasi naniniwala ako na si Lord may time siya para sa lahat. May dahilan kung bakit lahat ang nangyayari.
Kaya kahit gano'n ko nangangamis, naniniwala ko rin na siguro hindi lang para sa akin to. Or naniniwala ko na meron siyang mas maganda na blessing na ibibigay sa akin. At may sagot sa lahat. Hindi man natin, tulad ng sinasabi lagi ni Mira, hindi man natin ngayon makukuha. Pero makukuha natin ang sagot sa tamang panahon. At yun, ito, nakuha ko siya. Sa tamang panahon kung kailan mas handa na ako, nakuha ko yung pangarap ko na dream house for my family na mas kumpleto na ako at mas kaya kong tanggapin yung test. Nice, beautiful, wow. Ang ganda. Follow up ko, Sir Eri, kay Andrea. Now that you're officially a young lady, ano yung mga natutunan mo sa past 18 years of your life na dadalhin mo sa mga susunod pang taon? Dati po kasi, mga 12 or 13 ako, may pagka people pleaser ako. Kasi lumaki ako na binubuli sa school, never talaga ako nagka-friends. And yung mom ko, favorite yung kuya ko, dad favorite yung ate ko, sagi ko nararamdaman. Favorite lang ako dahil ako yung artista, or ako yung nag-work for my family. Ngayon, natutunan ko na hindi lahat ng tao importante. Kasi kapag inisip mo lahat, paano ka na mabubuhay para sa sarili mo? Na bago mo mahalin ang iba, dapat mahalin mo yung sarili mo. Ako, napakatagal ilang taon para mahalin ko sarili ko. Ilang taon para masabi ko na maganda ako. Kasi sobra akong sister, wala akong confidence talaga. Zero talaga. Pero naisip ko kasi, ito yung katawan na binigay sa akin. Ito yung buhay na binigay sa akin. Ang pangalan na binigay sa akin. At napakaswerte ko na buhay ako ngayon. Ang mga natutunan ko ay maging matatag lang. Kasi sa totoo lang, hindi naman nawawala ang mga problema eh. Pero mas nagiging matatag ka. Kaya mas kinakaya mo lahat ng binabagsak sa'yo ng buhay. Natutunan ko din na huwag masyado mag-stress. Go with the flow lang, pero huwag kang mawawala sa direksyon na gusto mo. At makinig ka lang lagi sa mama mo, sa mga taong mahalaga sa'yo. At huwag ka lang mag-give up and enjoy life. At ngayon, marami pa rin pagkuha kong mga natututunan along the way. And excited din ako sa mga matututunan ko ngayon bilang ito na. Alright. Thank you, Andrea. Thank Happy you. Birthday. And thank you for thank sharing you. Your heart. Yeah. Thank you, Sir Eric. Thank you Justine. So much, po. Thank you, Von. Justine, I have a question for ano? Pwede ba? Can I shoot a question? Go ahead, po. Were you here when Sir Deo announced how much kumpiyansa they have, ABS-CBN and Dreamscape have for you sa inyong apat na nilagay kayo dito na this is in preparation. This is part of your career na napakahalaking career plan para sa inyo ng ABS-CBN ang mailagay kayo dito. So how does it feel na sa hirap ng sa may pandemic tapos walang franchise ang ABS pero kayong apat may plano ang ABS-CBN sa inyong career? Anong feeling nyo tapos nilagay pa kayo dito para lalo kayong makasa? Let's start with Seth. Seth na, ang bilis ha, parang 2 years ka pa lang sa showbiz pero isa ka na sa pumirma ng kontrata, may career plan, may sunod-sunod, yan, hindi na nawawala ng shows, medyo may, aminin mo, nangamba ka nung bago pagkatapos ng kadena, di ba? So ngayon, nakita mo, ay, tuloy-tuloy pala ang blessing. How does it feel, Sir? Sobra po akong laming pasalamat sa lahat ng tao na nagtiwala sa akin. Siyempre, pero nung una talaga na binigyan nila ako ng Gold Squad kadena dito, talagang sobrang kaba ko na ayoko kasing may taong nag-disappoint sa akin. Kaya, ayoko yung taong may nag-disappoint sa akin. Ito na ako eh, binigyan nila ako ng chance, binigyan nila ako ng opportunity, tapos parang mamaya mag-disappoint ko sila. Kasi hindi mas masakit sa akin na maka-disappoint, mas
hindi ko maano yung expectation ng tao kaysa masaktan sila, kaysa ma-disappoint sila sa akin. Mas masakit sa akin na ma-disappoint sila sa akin. Yung parang pero ganun na... hindi ba healthy yan na, na alam mo bang hindi naman maganda, hindi rin maganda yan na natatakot ka maka-disappoint ng tao? Ano po, kuya? Hindi rin maganda para sa isang sa at your age na o kahit kanino na maka, na hindi mo ma-please ang bawat isa. Kumbaga, yung kasi yung naiisip ko na para gawin ko yung best ko kahit sa maliit na bagay na ibigay nila sa akin. Kahit sa simpleng vlog, sa simpleng ganyan, ibigay ko yung best ko. Huwag akong tatamad-tamad para may kasunod. Parang mapatunayan ko sa kanila na, mapatunayan naming apat sa kanila, sa mga nagtiwala sa amin, eh, kinahalagahan namin yung ibinigay nyo sa amin opportunity. Yung ganun. Kaya laking pasalamat ko po kay Sir Deo na nagtiwala sa akin, sa Dreamscape family, ang kailang Mama Karl, sa lahat po. Sa inyo po na pinagkatiwala nyo akong mapasali sa Gold Squad kahit ka bago-bago po lang po. Talagang natuto ko, tinuruan niyo po ako ng mga tama kong gawin at nag-grow po ako kasama kayong lahat. Kaya maraming salamat po dahil sa unang taon ko sa landas na to, sa pangarap ko, first year ko, may ganito na akong taong mga nakasama na tinulungan ako. Yan sa tatlo kay Kyle, Francine at siyempre kay Ali. Salamat dahil na nakatagpo ako ng mga ganyang tao na hindi lang basta, hindi lang basta trabaho. Alam mo yung pag nasa likod ng camera, kwentuhan, payuhan, advice, turo, ganun po. Kaya, gagawin ko talaga yung best ko, lalo na sa bagong show na to, sa Huwag Tumangang Baka. Ipapakita ako na hanggang ngayon, isip pa rin na nakilala nila nung una, na ganyan, na nag-grow nang dahil sa tulong nilang lahat. Yun. Thank you, Seth. Medyo bongga ka dyan, ha? Mahaba-haba yung sanabi mo ngayon. Ha? Happy ako. Pinaka-happy president mo to. Ha? Dati di ka sa... Alright. Of course, itong si... Anong tawag sa'yo ni Miss Yula? Mamang matanda? Si Kyle and Chan. She adores you, Kyle. You have no idea how much Miss Yula adores you and Mama Sylvia mo. Go ahead, Kyle. Ano po ulit yung tanong exactly para ayaw ko na mag-ulit. Hindi, ano po ulit yung para, ano, alam ko yung tanong pero ayaw ko pong baka sa career path na after ka din na pala nakaplano na kayo whether may franchise o wala and here you are in your own teleserye na kayo na abitang bida tapos sinamahan pa kayo ng mahuhusay, how does it feel na it came from the Dreamscape head Sir Deo himself? Parang grabe po because actually isa po sinabi niya sa aming apat nung binuo ko yung Gold Squad. Sabi niya sa amin na may tiwala po talaga siya sa amin. Yung simpleng ganung pagsabi ni Sir Deo was nakakabado kasi siyempre ang laki ng tiwala po ng buong Dreamscape sa aming apat. But it's also such a big blessing and it's something that alam kong kaya namang apat gawin and I'm very thankful hindi lang po sa Dreamscape, sa ABS-CBN pero syempre po sa Diyos. God put us in this position and I'm very excited for the future and sa lahat na mga binibigay sa amin ng Dreamscape. I've been in the industry for a while now and may mga times po talaga na niisip ko bakit hindi ba ako tumigil. May mga times na hindi ako naniniwala sa sarili ko. Pero a lot of the times, Dreamscape and Sir Deo, Mama Car, lahat po ng bubo ng Gold Squad, they make me feel like they believe in me more than I believe in myself, which makes me believe in myself even more. So, hindi ko po ma-explain yung feeling, pero I'm very blessed and very excited for the future and very, very thankful. Thank you. Nice. From one blessed person to another, Francine. Francine, how do you feel? Na, di ba? Everything's
Doing good. Sir EJ, sorry. Punta lang patak yung isip ko si Kaya. Ito po yung... Yung tanong na? Yes po. Oh, di ba? Dapat ayaw ka rin. Hindi. It came kanina pala. Nakalimutan ko na rin, charot. Hindi. After Kadena, nakaplano na rin pala yung next show nyo, which is ito nga nangyari na medyo nadali lang ng konti because of the situation ng network and the pandemic. Pero here you are, top billing in your own teleserye. Apat kayo, tapos kasama, sinamahan pa kayo ng mahusay na actors. How do you feel about these blessings na binibigay ng ABS-CBN ng Genius Game sa inyo? Siyempre po, Sir EJ, unang-una, sobrang thankful ako. Kasi, siyempre, baguhan lang po ako dito, tapos grabe na po yung nabibigay sa akin ng mga opportunity. And lalo na po tong Gold Squad, and huwag kang mangamba. Kasi sobrang laki po ng improvement na lalo na po ako na papansin po yun kasi parang from today naging klaseng wala talaga akong alam. Tapos dahil po sa Dreamscape kila Sir Deo, kay Mama Carl, dahil sa mga nagbibigay nila sa akin mga project ko, mas natututo ako sa mga nakakatrabaho kong artista. Lalo na po dito sa Huwag Kang Mamba. Sobrang blessed ko po, naming apat, na ang daming blessing and opportunity projects na nabibigay po sa amin. Beautiful. Thank you. Jin, si Blight kaya, medyo non-stop din ang blessing sa'yo, ha? Blight, how do you feel about all this? Actually, una, nagpapasalamat po ako sa tiwala sa binigay nila sa akin, pero sa aming apat. Kasi pagkatapos po nung kadenan dito, meron na po talagang mga nakaplano for us. Pero nga po nang sa nangyari, sa pandemic, and sa franchise, naiintindihan ko po talaga. Naiintindihan ko na meron mga hindi magagawa ngayon, na hindi rin safe ang panahon. Kaya nung tumawag si Mama Carl sa akin para sabihin na ito yung show na gagawin namin, sobra akong nagulat kasi totoo talaga, hindi talaga pinapabayaan ng ABS-CBN ng mga artista nila kahit sa nangyari. At ako sa totoo lang, nangamba ako, pero andun pa rin kasi ang paniniwala sa ABS na matibay tayo, hindi tayo mapapabagsak. At babangon tayo at babalik tayo stronger than ever. So nung nalaman ko na ito yung show na gagawin namin, bilang isang fangirl dati sa May Bukas Pa, at naramdaman ko yung epekto niya, sabi ko sa sarili ko, grabe, ito yung show na binigay sa amin. And first primetime show ko to, sobra ako nagpapasalamat sa Dreamscape. Kasi sa amin nila ito binigay eh, bago pa lang kaming grupo, pero grabe, ganun na yung tiwala nila sa amin. Kaya, nag-thank you agad ako. As in, halos lang muhanda ako. Nag-thank you ako na kay Lord. Kasi ayokong, nahiyang ako magtanong, mag-follow up sa mga manager ko. Kasi alam ko yung pinagdadaanan ng ABS eh. Gusto ko lang mag-go with the flow. Ayoko silang i-pressure. Pero binigyan nila kami. Kaya hindi talaga nila kami pinabayaan. Dati hindi nila ako pinabayaan. Ngayon, ng pandemic, hindi pa rin nila ako pinabayaan. Kaya iba talaga ang pag-aalaga ng ABS sa artista nila. Kaya nagpapasalamat ako sa tiwala. At sobrang grateful ako na sila ang nag-aalaga sa akin. At proud ako na sabihin na artista ko ng ABS. Kasi ganyan sila mag-aalaga ng artista nila. At ganyan sila magtiwala sa artista nila. Hey, thank you, Bly. Thank you. Are you good na, ano? Ay, ako pala nagtanong nun. Kala ko. Justin, yan, we're down to our last two questions. Our second last question will come from Kate at the heart of Random with Publica, Ate Kate. Hi, it's Kate. Oh, dear, may question for Andrea. Hi, Ate Kate. Where are you? Hi, Andrea. Hi, Andrea. Now that you're 18, kasi anong magbabago sa'yo as a person and as an actress? Kasi nakita naman yung sexy side mo dun sa Andrea B. Turns 18 photos mo.
magiging ano na ba? Sign na ba to na you're ready for more mature roles? Nasa yung Naruto, ano ka pa yan? Naruto fangirl pa yung nakakala. Opo. Ano nga eh. Sabi ko, kasi lumaki ako sa inyo. Lagi ko po kayo nakakasama sa mga presscon, ganyan-ganyan. Kilala ko na kayo halos lahat. Sabi ko, okay, eto, 18 na ako, dapat ipakita ko sa kanila na mas mature ako. Tapos, tumang-tumang ako, kitang-kita nyo, nagkain ako ng kain. So, feeling ko, alam nyo na po yung sagot, hindi pa po ako siguro ready for mga mature roles na nakita nyo. Pero kasi yung photoshoot na po, yung wala akong debut, wala akong celebration, nag-isip lang ako na, kasi viewer talaga ako na ATS, pinanood ko lahat ng debut ni Ate Kat, ni Ate Julia, lahat sila talaga pinapalabas sa TV, yung mga debut nila, and since wala tayong ganun, at hindi ko din talaga balak magka-debut, nag-isip lang ako ng pasabog para maalala ng mga tao, uy, mag-18 na ako. Kasi hindi ko alam, pero for some reason, here sa Philippines, bilang babae, napakahalaga pagiging 18 ng isang babae para dito sa atin, sa showbiz world natin. So, nag-isip lang ako. Sabi ko, bawi na lang ako sa photoshoots. So, nag-isip ako since nag-aaral ako ng astrology, nag-isip ako for Pisces season, to buong Pisces season, and dun sa mismong birthday ko. Pero yung iba ko pong photoshoot, like for Metro and Mega, actually hindi ko po yung pinano, kaya sobra po ako nagpapasalamat sa management kasi sobrang naramdaman ko yung suporta nila sa pagde-debut ko. As in, nag-reach out sila sa akin, ano ba yung gusto ko? Gusto ko ba ng debut? And sa totoo lang, hindi talaga ako mag-debut na tao, hindi ako mag-party na tao, pero binigyan nila ako ng covers. Sobra ako nagpapasalamat sa kanila. As in, sobra, pinapin nila sa akin pag-iisang debutant. At saka doon sa sexy side naman, para sa akin naman hindi, ko lang po sexy na yun, pero kasi may storya po yung trip ko, kaya ako nag-red lipstick. Kasi si mama, lagi ako nagtatanong dati, kailan ako pwede mag-red lipstick, ma? But ang binigay niya sa akin, age ay 18. So ito ang tip ko na pwede lang mag-red lipstick. Of course, yung iba sa trabaho ko kailangan, pero bilang me, as Blythe, pwede na. Pero hindi pa po ako ready for mature, sexy roles. Pero siguro, level up. Kasi kilala ko ng mga tao bilang, ano eh, sweet as a sweet girl, ganyan-ganyan. Pero yung mas matapang na siguro, mas woman na. Ganyan. Pero sa totoo lang, hindi ko maalam, hindi ko pa kaya matulog mag-isa eh. Mga tanong ka. And congratulations on your birthday. Thank you, Sage. Thank you, Paul. Thank you, Ms. Kate. Justin, I think. And for our last question, we have Angela May Abad of Team Teacher Angel Blog. Yeah. Hi, good evening. Naririnig ako? Yes, po. Hi, question ko po, question ko po tuloy, napotuloy kasi 18 na si Andrea, sorry. Napotuloy. Question ko naman kasi is for Kyle and kay Francine. Kasi, di ba nga, different na switch roles na kayong switch roles na, especially si Francine. So, ask ko lang is, how does the pandemic and the personal happenings ng personal life mo ngayon, Francine, prepare you to this role? Kasi, iba na to si Cassie, hindi ka na si Cassie dito eh. So, iba na yung role na to. So, how does the pandemic and yung personal happenings in your life, parang prepare you to this role? So, same question din kay Kyle. Mayroon ba? May effect ba yung pandemic for you guys para makapag-prepare sa role nyo dito sa Wagang Mga Ba? Parang naman po sa akin, parang wala naman po. Siguro yung preparations ko lang po para sa role ko dito is yung talagang kapag binibigay yung script sa amin, inaaral ko po talaga yung extent na nanandun ako. Tapos iaaral po yung salamin na talagang tapo naging nalapit kay Cassie. Kasi po, nasanay ako sa kanya eh. At tagal ko rin ginampan ng si Cassie. And gusto ko rin po ipakita na talagang si Joy, iba na siya kay Cassie. How about Kyle? Ako po, masasabi ko talagang yung pandemic, it didn't just prepare me for this role, but it prepared me for the future as a person. Kasi I got time to finally for myself more than people around me and think
of my mental health, my physical health, and I'm also turning 18, so I feel like it's like the coming of age. So I'm getting to that point. So at least yung pandemic na katulong po sa akin in a way na before this, before the pandemic, masasabi ko po talaga my mental health was not the best. Like when it comes to happiness, it wasn't where I wanted it to be and stuff like that. So nakatulong po talaga tong pandemic na to in order to prepare me for future projects and kung ano pang mararating po sa akin. Oh, nice ha. Follow up na lang question. So since sinabi niyo ng about the future, so since kayo na nga yung sinasabi na epitome of the Gen Z's, di ba? The Gold Squad. So ano ba yung mga future, ano nyo, mga, may mga future goals, contents, and teleseries ba kayo na pwede niyong i-share sa amin para sa mga Gen Z's natin? Kasi syempre, ang mga Gen Z's natin, ang tinitignan, puro mga influencers like you, yung mga artista na mga Gold Squad. So, ano, may ba kayong mga contents na ilalabas in the near future para sa kanila? Is this a question for us? As for? Yeah. Yeah, it's for Gold Squad then, in particular, yes. You wanna go first, Blythe? Okay, go Blythe. Kaya niyo, Blythe. Pwede yung nasabihin yung ginawa din movie. Yung isa, yung direct money, yung ginawa natin. Ah, yes. Pwede na po sabihin ko ano yung pangalan ng, ano? Huwag mo na. Ah, okay. May ginawa po kaming apat. Makikita niyo po kami very, very soon. Ooh! May ginawa po kami actually as individual artists, hindi na po as Love Team, Love Team. So you pero Gold Squad pa rin. Pero Gold Squad pa rin po. And makakasama din po namin mga ibang kasama namin sa Squad Plus. Ayun, yun lang po ang pwedeng sabihin, pero please po, abangan nyo ang magkamangamba. Like you said, we are, I wouldn't say idolized, but we can influence the Gen Z. So, madami po kayo matutunan dito sa magkamangamba. Follow up ko lang din dun sa question niya na future contents namin, tulad po sa sinabi ni Kai, na meron kami inahahanda para sa lahat bilang Gold Squad, and ano ko ba sabihin na parang siyang series ng card, o basta something. And dahil po sa sinabi niyo na para kami ang epitome of Gen Z, dito po matatakil namin ang current issues ng Gen Z. So, sana makatulong kami mga kapwa Gen Z namin na may nagdadaanan sa mga episode namin na baka para sa kanila, sana meron silang matutunan dun dahil hindi lang po siya basta-basta na pang-hype trendy lang yung ginagawa namin. Yung ginawa po namin ngayon ay merong depth para matutunan ng mga kabataan ngayon dahil nga sinasakop na kami ng social media at hindi siya magandang bagay. So, yun. Marami kayong matutukunan doon, mga Gen Z. I'm sure makaka-relate kayo din. Ako naka-relate at sila din naka-relate. Right. Thank you. Okay. Thank you for that last question. Thank you, Justine. Meron kang in behalf?